Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. This is my Charms TV. So for today's video guys, i-share ko naman sa inyo yung panibagong update dito sa bahay. Ayan, ipag-flex tayo ng konting bagong nagawa. And ayun, so main natin is yung pag-install ng ceiling dito sa bahay. So i-share ko po sa inyo yung materials na ginamit namin, and yung i-share ko din po sa inyo yung process ng paggawa nila from day 1 to parang day 7. And yun, so pati yung costing i-share ko na rin sa inyo guys. So let's go, silipin natin sila. So yun guys, ito yung pinaka last na kwarto na paglalagyan ng ceiling. Ayan, so siguro today matatapos na to kasi medyo maliit lang naman tong kwarto na to. Ayan, so after nyan magko-cornesa na lang siya, yung nilalagay sa mga sidings na ganyan. So ayan, for today, sa araw na to, matatapos na siya. And ayan guys, ang ganda ng plywood niya. And sobrang, ipiflex ko talaga yan. Ayan. So, ito yung dito sa kwartong isa. Sa kwarto ni Kuya. So kulang na lang, tapos na siya, and yung kulang na lang is yung kanyang parang cornesa sa mga side niya, mga nasa corner na nilalagay. And ito naman yung sa may tapat ng hagdan. Ayan, layo tayo para makita natin. Ayan, sobrang haba niya, gandito siya. Ayan, so, meron pa doon, sobrang haba ng hallway na to. And ayan, so yun yung pinaka-design niya. And yung makikita niya guys, wala pa yung ilaw dyan kasi hindi pa ako nakakabili. And so abang lang yung electrical dyan. And dito naman tayo sa kwarto namin na makalat. So yung ceiling lang yung papakita ko sa inyo kasi ang kalat talaga dito ngayon sa kwarto. Kasi nandito lahat ng gamit sa dalawang kwarto. Ayan, so ito yung ceiling namin guys. Ayan. So, ang design niya is cove light. Atras tayo para makita din natin yung buo. Sorry guys kung medyo maingay. So, yun nga, gumawa pa dun sa kabilang kwarto. Ayan. So, ayan. Hanggang dito yan. And, ito yung manhole. So, makikita niyo bukas pa siya. Hindi pa siya nalalagyan ng plywood. So, mamaya din siya lalagay. And, ayan guys. So, cove light yung design. Ito yung nilalagyan ng cove light. Ayan, yung strip light, ilalagay siya dyan. Tapos yun, parang sinag-sinag lang yung makikita mo. Ganyan, ganyan yung effect niya. And yan, i-share ko sa inyo yun guys, pag nakabili na ako ng strip light. So, ayan lang siya muna ngayon. Ayan. So, ikot tayo. Ayan. So, yun yung dulo ng aming room. So, itong kwarto namin, tapos na talaga siya. Kasi nga, ayan, may cornesa na siya. And, so, pintura na lang yung kulang. And, yung light. So, yung ilaw na yan, guys, papalitan ko din yan. Pasamantala lang muna siya. Ang dalawa yung ilaw dito. Ayan. So, yun yung isa. And, ayun nga, maglalagay tayo ng strip light dyan. Sa cove light. Or cove light. Ayan. So, ayan, guys. Ayan yung spandrel. Ang kapal niyan is 0.5. And then, makikita niyo naman, matibay yung pagkakalagay niya kasi, yan, nakakonect siya doon. And, malimit yung mga nakakonect doon sa trusses. Yan. So, dapat malimit yung paglagay ng mga ganyan para matibay yung pagkakakapit niya. So, yan, dito naman yan sa kwarto namin. Nakabit na nila yung plywood. Ayan, marine na plywood yan, guys. Yung tunay na marine. Ayan yung design niya. Cove light.
So, ayan guys, binubuo naman nila ngayon yung design dun sa may tapat ng stair. Ayan, so ganyan pala ang pagbuo niyan. Tapos, tsaka nila ikakabit yan dun sa stair. Guys, flex ko lang sa inyo yung update dito sa bahay. So, yan. Nakikabit na yung tiles. And yan, pinapinturahan na ngayon yung kanyang railing. So, yan. Tapos na yung paglalagay ng tiles mula taas hanggang baba. So, buong harap ng bahay natin is naka-tiles. Ayan, so ganyan yung ipalagay. So, ito yung guys, ang ginamit nilang plywood, marine. Yan yung tunay na marine. Hindi sticker, ayan. Nakasunog talaga siya dun sa mismong plywood yung kanyang tatak. So, yun mga ka-charms, kinakabit na nila yung C-corner. So, yan, C-corner lang yung ginamit namin dyan sa kwarto. Sa dalawang kwarto. Kasi, maliit lang naman siya and nasa kwarto lang naman. So, para hindi masyadong over-design. And then, dito naman sa tapat ng stair, ginamit namin is cornesa na de dos or 2 yung size niya. Para medyo malaki siya. So, ayan guys, ito yung C-corner na ginamit sa kwarto. Ayan, medyo maliit lang siya. And ito naman yung cornesa na ginamit sa kwarto namin. Charms, finally, tapos na siya. Ayan, mayroon na siya mga C-corner. So, ayun guys, ngayon pag-uusapan naman natin yung materials and yung labor and yung process niya. And yun, sa materials tayo guys, is yung ginamit namin metal firing and C-channel. And then, gumamit siya ng screw, rebates, and meron din siyang ginamit na pako, yung pang-concrete nail. So, ganun, katibay. And next is yung pinaka ceiling niya is yung plywood niya and na marine, na original na marine. So yun guys, be careful kasi meron talagang marine na, marine-marinan lang. And then merong marine na tunay na marine talaga. So yun nga, pinakita ko sa inyo yung may sealed siya na parang nakatatak talaga siya na sinunog siya, ganun. So yung marine-marinan is sticker lang. So yun, be careful sa mga gusto magpa-gumamit ng mga plywood dyan sa ceiling. Ayan, so yung labor namin is kontrata siya guys, straight contract siya, nagbigay lang kami ng 28,000, so lahat yon sa kanya na labor and yung materials siya na din ang bumili, so yon. And ang process naman niya is 7 days, so yun lang guys. So that's all for today's video guys, so I hope mayroon kayo natutunan sa video na sinare ko sa inyo today, and sana mayroon kayong idea na nakuha sa pagdating ng ceiling. Ayan, so thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, and click nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video na isi-share ko. Ayan, so thank you so much for watching guys, see you again, bye!